or radish, and we have here ang ating garlic or bawang, and also here guys, siguro magtatanong kayo, ano ito? So yan, so ito guys, ano siya, ang laman siya ng isda, and then inano siya, yung giniling, and then add some flour or cornstarch, and then some of the mga pampalasa niya like asin or kung ano paman, and then just mix it well, and then you have this kind of fish paste. So mabibili niyo na pong, may nabibili na pong ganito ready po sa palengke dito sa Hong Kong. So ang gagawin natin guys ay radish with fish meat and carrots. So itong carrots actually optional lang siya dahil white yung kulay ng radish, kumbaga pang ano sa pampabuhay ng ano ng kulay ng ating lulutuin. So option, pwede niyo siyang hindi lagyan ng carrots, okay? Pero para lang ikang ibuhay yung kulay ng ating ano ng ating lulutuin. Dahil nga puti yung ating labano. So, first atin muna, itong gagawin natin, ipa-fry muna natin ito ng palapad. Yung malay, palalaparin natin siya. And then, I will slice it. Ipakikita ko sa inyo guys later. So, unahin muna natin na ipry ito ating fish paste. Okay. So, yun guys, nagpapainit ako ng mantika. So, yun guys. Makikita nyo, pinalapit ko na siya guys. And then, ipipito lang natin siya both sides. Hanggang siya maging golden brown siya. So yun guys, palito na yung ating ano, fish minchi or yung tinatawag natin na fish meat na giniling. So yun, both sides okay na siya. So iseset aside muna natin siya kasi guys, ilalagay namin, naman natin ito sa dosal labanos. Kapag yung labanos ay halfway cook na siya, hindi natin siya isasabay ng dosal labanos. So yun, atin na siyang ansin. So dire-diretso na tayo ng pagluluto guys. Iluluto, igigisa natin dito yung ating labanos. So unahin natin ang bawang. Ilagay na natin yung ating carrots and garlic. Haluin lang natin. Add some add soy sauce. Haluin ulit. And then ililipat natin siya sa kasirola. And then doon natin siya pakukuluan. Maybe about half to 1 hour. Ililipat natin siya sa kasirola guys. And then we will add again, syempre, yung tubig. So, yan guys, nailagay na natin sa kaserola. So, lalagyan na natin siya ng tubig. Okay. Guys, kita nyo naman guys na mainit yung inilalagay ko ng tubig. So, yan guys, nailipit na natin sa kaserola and then nalagyan na natin siya ng tubig. As you can see guys, ayan, mainit yung ating inilalagay na tubig para dire-diretso na yung kanyang pagluluto. Yung kanyang init. So, ayan, and then hayaan lang natin siyang kumulo. And then kapag mga halfway nang naluluto yung labanos, saka natin i-add yung ating prinito kanina na fish paste. Ayan. So, atin lang i-ano siya. And then takluban natin siya para mabilis siyang kumulo. So, ayan. Yung ating ano, ito kanina yung prinito natin na laman ng isda. So, bago atin siyang gagayatin, nasa na akin. Gagayatin natin siya ng katamtamang size. So, I will show you how. Atin. Ayan. And then, so ito yung mga tatlong, ganun ang size na guys, ang ating. Ayan, so nakakapat siya kasi medyo mahaba siya. So ito yung ilalagay natin sa ibabaw niya. Saka na lang natin siya imimix sa, ano kapag yung hahatayong iserve na natin siya. Pero sa, kapag ninuluto siya, sa ibabaw lang siya, natin siya ilalagay guys. Mamaya, ay ipakikita ko sa inyo guys. Ayan. So yan ang ating, so pag pinitin lang ganito guys, ang tawag na nila dito, fried fish cake na ang tawag nila. So, ayan. So, mamaya natin ilalagay siya guys ha. And then, continue lang tayo ng pagluluto at ipapakita ko na lang sa inyo later on. So, ayan guys, malapit lang maluto yung ating labanos. So, ilalagay na natin yung ating kaninang ipinito na, giniling na laman na isda. So, spread lang natin siya sa ibabaw. Ayan. And then, continue ko sa pagluluto, maybe mga 10 to 20 more minutes. So, ayan guys. Ini kok, kita mau kita mau kita mau